Karaoke Terrace. Ngayon, magpapaligo ako ng aking poodle. Dalawang sitso ko kasi napaligo ko na kanina. Kaya itong poodle ko papaliguan ko ng shaving powder. Yan po yung shaving powder para hindi sila kakapitan ng garapata. Ito po, ganito po ang tamang paraan paggamit ng shaving powder. Yan, 5 years na po ako gumagamit ito. Pinaka-the-best po sa lahat ng nasubukan ko. Ito, saving lang po ang aking pinagkakatiwalaan. Ganito lang po ang pagtitimpla, mga kamami, mga ka-poor babe, mga ka-poor baby. Ayan, ito po. First, ang pagtimpla po ng saving, meron tayong isang 1.5 na warm water. Depende po sa laki ng alaga nyo. Ako kasi sa poodle na ganito kalaki, ito lang po ang karami, isang 1.5 ang aking pagbanlaw. Ito. Gagamit po tayo ng scoop. Yan. 1 tablespoon na saving. Ayan po, nakita nyo, di ba? Ilalagay lang po dito. Malaso ng ating baby. Ito, ilalagay po natin dito. Ayan po. Ngayon, shake nyo lang po. Ayan. Ayan. Ilalagay lang po sa panggana. Ayan. Ginagamit ko yung shampoo niya, B-ring. And then, ito yung sabon niya, B-ring din po. So, isasabon ko muna siya. Ayan, di ba? Ngayon, shampoo na naman po ang ating gagamitin. Ito. No? Ay, come here. Yan siya, yan. Tested na po sa akin yung shaving powder. Ito lang po ang pinakadabis sa akin na pampatanggal ng garapata. Tapos yung pinagbanlawan nyo po, pwede nyo po ibang magsasahig. Gamitin nyo po pang magsasahig. O kaya magmap kayo, buburan nyo ng shaving powder sa sahig para yung garapata talaga hindi na babalik-balik sa inyong mga alaga. Ngayon, tapos ko na po siya na shampoohan, sabunan na shampoohan. Banlawan ko na siya ng tubig galing sa grifo. Ngayon, ito na po yung huling banlaw niya. Diba na shampoohan na natin siya, na banlawan na natin ng tubig. Ngayon, gagamitan na natin siya ng huling banlaw ang kanyang saving powder. Ayan, with warm water. Warm water po ha. Depende po sa laki ng aso nyo. Ito, 1.5 sa akin. With 1 tablespoon na saving powder. Ayan. Ito, ganito.
ganun lang po. Eh, ganyan, ingat lang po mapunta sa bunganga. Kailangan nakatayong ganun. Ayan. Ayan, ganun lang po. Ingatan lang po. Ayan. Ganun lang siya. Ayan. Kaya ko po sinakot itong tubig na saving kasi pang mamat po mamaya sa sahig. Naman po sa ulo. Sa ulo, itipingala nyo po. Ganito. Tingala po ha, para hindi mapasukan ang bunganga. Yan. Ganun lang po. Yan. Para hindi mapasukan ang mata. Ayan. Nakita nyo po. Ayan. Ganun. Nasatay na. Ganun. Kabila naman po. Ganun. Yan. Tapos, pagdating po dito sa may lee, para hindi maanong bunganga. Ganun po. Tingala nyo. Yan. Tingala lang po. Ganun. Yan. Yan. Iwasan po mapunta sa mata. Ayan. Ayan. Ganun lang po. Ayan. Kita nyo? Ngayon. Ayan. Pwede na siya. Blower na po natin. Ayan. Ito na po ang ating pudin. Pupunasan na natin siya. Ang bait-bait ng aking beka. Ayan. Ngayon, gagamitan po natin siya ng blower. Linis na ng tainga. Ang baby kong lablab ni Mimi. Ni baby ko ha, para labi ko ni Mimi. Yan, di ba? Oh. Tuyo-tuyo na po si Becca. Ngayon ang ating pinaka-the best na ipupulbo nyo po ito. Pet guard. Ayan po, nakita nyo? Ayan po, oh. Pet guard. Yan. Ang bili ko po dito, yung nasa 60 plus lang po yata ito. Yan. Sa pure gold. Ayan, ito po. Ayan, nakita nyo po. Ito po ang ating ipupulbo sa kanya. Talagang pinaka-the best talaga na hindi talaga siya kakapitan ng garapata o ano pa mang mga dumidikit sa anit. Ayan, diba? Ito po. Ayan, ganun lang po. Tuyong-tuyo na siya, kailangan po ha. Ayan. Ayan, kita nyo po. And then, maharot lang talaga si Becca. Ayan, kita nyo o. Oh. Napakaharot. Ayan. Ganun lang po. Kailangan pag naglagay kayo ng pulbo, bagong libo po. Ayan. Diba? Kulit-kulit ni Becca, oh. Tapos yung ito, yung paa-paa. Naku, ang kulit. Ayan, ayan. Paa. Kasi, diba, usually, ang pinapasukan ng garapata, yung talampakan. Ayan. Tapos yung tiyan. Ay, kakulit-kulit talaga. Diba, nakita nyo? Ayan. Ayan. Fresh na fresh ng aking Becca. Ganun lang po kasimple, mga karakiteras. Kaya wag nyo pong kalimutan kung paano magtimpla ng pagtimpla ng tama.